Magandang gabi. Update tayo dito sa ating weather update. Ang bagyong may international name na Rai, ito ay lalo pang lumakas at ito ay posibleng pumasok sa Philippine Area of Responsibility ngayong gabi. At ito rin ay posibleng maglandfall sa Caraga, Eastern Visayas sa Huwebes ng hapon o gabi. Lalo pang lumakas ang Super Tropical Storm Rai at ito ay huling namataan ang sentro nito sa layong 1,000 km silangan ng Mindanao. Taglay nito ang lakas ng hangin aabot sa 100 km per hour at bugsong na sa 125 km per hour at ito ay kumikilos dahilagang kaluran sa bilis na 25 km per hour. Base sa forecast track ng GMA, inaasahang maglalandfall ito sa bahagi ng Caraga, Eastern Visayas sa Huwebes ng hapon o gabi bilang isang typhoon category at inaasahang tatawid nito ang ilang bahagi ng Visayas at Mindanao at papuntang Palawan kung saan posible pa maglandfall. Mamayang gabi, papasok ito ng Philippine Area of Responsibility at tatawagin itong local name na Odette. PH ng pag-asa ang unang bagyo ngayong Disyembre at ang ikalabing limang bagyo ngayong 2021. Posible na magtaas ang pag-asa ng tropical cyclone Odette siguro na buwan sa ilang bahagi ng Caraga at silangang bahagi ng Visayas. At ngayon pa lang ay asahan na ang maulap na papawirin at katamtamang malalakas na pag-ulan sa bahagi ng Caraga at Davao Oriental. At inaasahan madadagdagan pa ang tropical cyclone wind signal number 1 hanggang bukas dahil sa paglapit ng nasabing bagyo. Para naman sa GTWC ng Amerika, inaasahang aabot ang lakas nito sa 100 knots o katumbas ng 185 km per hour bago maglandfall sa Huwebes. Inaasahan po ang ating mga kababayan, mag-iingat po tayo sa posible pong banta nitong bagyo. At habang maaga pa ay magsilikas na po ang ating mga kababayan na dadaanan po nito sa mga lugar po ng bagyo si Rai or Odette sa local. So yan lamang po, magandang gabi po sa ating lahat.